Kung papipiliin ka, alin ang pipiliin mo? Organic na gulay pero napagpiestahan ng insekto? O makinis na gulay pero naspray ng chemical? I-comment mo sa ibaba ang sagot mo. Hello everyone! In today's video, ay ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit preferred namin ang organic farming at kung bakit iniiwasan namin ang gumamit ng pesticide. Ito ay ang 2 puno ng pechay na itinira ko upang pabulaklakin. Makakatipid kasi kung ang buto na itatanim ko sa susunod ay di ko na bibilhin. Pero kung mapapansin nyo, parang pinagpiestahan ito ng mga insekto. Iniiwasan kasi namin na gumamit ng pesticide. Kahit organic homemade pesticide ay di ko ginagamit pang spray sa mga halaman ko. Hinahayaan ko lang na makinabang ang mga uod at iba pang insekto. Sigurado akong magtataka kayo kung bakit. Experiment ko kasi ito. I wanted to practice living in harmony with nature. Gusto kong irespeto ang existence ng lahat ng elemento sa paligid ko. Gusto kong malaman at maunawaan ang relasyon at role ng bawat isang elemento sa pagpapanatili ng balanse ng ecosystem. Sa sistema na sinusunod ko, gusto ko lahat makikinabang at may pakinabang sa isa't isa. E ano ba ang pakinabang na makukuha ko sa mga uod at insekto na naninira ng pananim ko? Hindi man direkta ang pakinabang na nakukuha ko sa kanila, parte pa rin sila ng ecosystem. Parte sila ng food chain. Nature can take care of itself through the food chain. Kapag may nawalang player dyan sa food chain, nawawala ang balanse ng ecosystem. Kung food chain ang pag-uusapan, hindi ko kinakain ang mga uod at insekto. Pero nandyan ang mga ibon at manok na pwedeng makinabang sa kanila. Ang mga ibon ay isa sa mga pest controller sa garden ko. Kaya hinahayaan ko lang na malaya silang manginain. Basta ba titirahan nila ako ng makakain. Since maliit lang naman ang garden ko, manageable ang mga insekto. Kapag sa tingin ko ay dumadami na, tumutulong na ako sa pest controller. Tinatanggal ko ang mga ito at ibinibigay sa mga manok. Hindi ko sila basta lang pinapatay. I make sure na may makikinabang sa kanila. Yun ang way ko ng pagpapakita ng respeto sa kanila. Iniiwasan namin ang paggamit ng commercial pesticides, fungicides at mga inorganic fertilizers dahil may chemicals ang mga ito. Masama ang epekto nito sa kalikasan at sa kalusugan ng tao. Dagdag gastos lang ito. Mas masarap ang pagkain, lalo na't alam mong malinis at safe ito. Ang bawat elemento, may buhay man o wala, ay magkakaugnay. Nandyan sila dahil may purpose sila para sa pangkalahatang kapakinabangan. Madalas kapag nakikita natin na naninira ang isang elemento, ang tendency natin ay agad itaboy o patayin ito. Dahil ang thinking natin, sagabal ito sa atin. Laging puro sa atin ang iniisip natin, to the point na nakakalimutan natin, na gaya ng iba, nakikitira lang din tayo sa mundong ito. Nandyan sila dahil may purpose din sila. Gaya ng mga tao, gusto lang din nilang mamuhay dito sa mundo. Matuto tayong pahalagahan ang lupa, hangin, tubig, kapwa, mga mababang uri ng hayop at insekto, microorganisms, at lahat ng bumubuo sa kalikasan. Lahat ng elemento ay may papel na ginagampanan sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Sa maliit na garden, posible yan. E paano sa malalawak na farm?
May malalawak na farm na gumagastos ng 100,000 piso para sa mga commercial na produkto para sa paghahalaman. Sangkatutak ang gamot na ina-apply sa halaman para makaani ng marami. Pero kung susumahin, kahit marami ang ani, malaki din naman ang gastos. Kaya pagdating sa dulo, kaunti na lang ang net income. E kapag minalas-malas pa, binabayo ng kalikasan ng pananim o kaya'y bumababa ang presyo sa merkado. Saan nauuwi ang pagod? Sa pagkalugi. At yung iba, nababaon pa sa utang. Kaya ang ilang magsasaka, nagdedesisyon na lang na ibenta ang lupain nila. Panahon na upang balikan ang organikong pamamaraan. Kapag nagpatuloy ito, kawawa ang sikmura ng maralitang pamilya. Kaya dapat matuto tayong huwag dumepende sa palengke. Matuto tayong mag-produce ng sariling pagkain. Wala namang valid na excuse para hindi magtanim. Lalo na doon sa mga taong walang kakayahang makipagsabayan sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Di mo kailangan gumastos para lang makapagtanim. Maging resourceful ka at i-apply ang organikong pamamaraan. At huwag mong kakalimutang makibagay sa kalikasan. Tara, let's grow! Thank you for watching. Don't forget to subscribe.